Hi mga ka-moms at mga ka-besh. Ngayon magluluto tayo ng fried whole chicken a la Max Restaurant. Ang sarap. So bago natin gagawin yun, nalinisin ko na yung manok at hindi ko nakuhaan ng video. So ito, lalagain muna natin siya sa tubig. Lalagyan lang natin ng tanglad yung tubig, sibuyas at luya para mawala yung lansa ng manok at amoy. Tapos maglalagay tayo ng asin para may lasa yung manok natin. Okay. Kapag pumulo na, lagay na natin yung ating manok. Kukuluan natin siya 10 minutes bawat side. So ito, antayin natin ng 10 minutes. Tapos pagkatapos, babalik ka rin natin siya. So ayan. Ito na rin natin maayos na sa center yun. Para maayos yung pagkakaluto. So ayan na siya. Kulo na. Ngayon, babalik pa rin natin siya para yung isang side naman yung papakuluan natin. Yung kabilang side naman for another 10 minutes. Ayan, mga fish. So, antayin lang natin siyang matapos yung 10 minutes. Saka natin siya hanguin at papatuyuin muna natin siya bago natin siya prepare. So, ito na. After 10 minutes, hahanguin na natin siya. Pasensya na kayo at nagsasariling filmmaking ako. Ayan na. Papatuyuin na. Tapos yung chicken stock, huwag nyo itapon mga fresh, mga moms, kasi gagamitin natin yan mamaya sa paggawa ng gravy. So, ayan na siya. After natin siya mapakuluan ng 10 minutes each side. So, ito na. I-drain lang natin yung chicken stock para hindi masama yung mga nilagay natin yung mga spices sa ating chicken stock. Ayan. Para mas malasa din yung gagawin natin gravy. Ngayon mga moms, mga besh, gagawa na tayo ng ating sariling gravy. Ayan. In a pan. Maglalagay tayo ng butter. Ayan. So, tunawin lang muna natin ito. So, ilagay natin yung apoy natin sa low para hindi masunog yung butter natin. Ayan, ikakalat lang natin siya sa ating kawali. Mas maganda kung yung kawali na gagamitin natin yung nonstick para hindi siya madaling masunog. Ayan. So, yan na. Natunaw na ang ating butter. Ngayon naman, lalagay na natin ng ating cornstarch. Dahan-dahan lang mga besh, mga kamams. Ayan, dahan-dahan sa paglagay ng ating cornstarch while hinahalo natin siya sa ating butter. Ayan, konti pa. Tansya-tansya na lang to mga mams. Wala akong masyadong mga exact na mga amount kung ilan siya. Pero makikita nyo naman eh kapag nilagay nyo na siya. Ayan, so, again, yung fire natin kailangan naka-low para hindi masunog yung butter natin at saka yung ating cornstarch. And then, pagkatapos niyan, ito halo-halo lang hanggang matapos yung ating cornstarch. Ayan na. So, ayan na, nahalo na natin yung ating cornstarch at ating butter.
Ngayon naman, ilalagay natin na ang ating chicken stock. Ayan, dahan-dahan lang sa paglagay para makuha natin yung eksaktong amount at eksaktong gaano siya kalapot. Ayan, dahan-dahan sa pagdagdag ng ating chicken stock. Ayan, mga moms, mga pesh. Sige lang, halo-haloin lang natin kasi para hindi siya mamumuo. Ayan. Sige lang. Haluin pa natin. Dagdagan pa natin ng konti. Dagdagan natin ng konti. Tapos, panayhalo lang tayo para tuluyan siyang ma-dissolve sa ating chicken stock. Yung hinalo natin. Yung hinalo natin, cornstarch at saka butter. Ayan, halo-halo lang. Kung hindi pa natin makukuha yung smoothness ng ating gravy, dagdagan pa natin siya ng ating chicken stock. Ayan. Halo-halo lang mga kamansh, mga kabesh. Ayan, dagdagan pa natin ng konti. Kasi para hindi siya masyadong dry. Ayan. More pa. Halo-halo lang. Panay natin siya haluin para hindi siya magbuo-buo. Halo pa. Konting halo pa. Konting pasensya sa paghahalo para makuha natin yung eksakto timpla. Ayan po siya. Haluin lang natin yung haluin. Dagdagan pa natin yung konti. Konti lang. Kasi yung masyadong marami. Kasi pag marami, parang na siyang sabaw. Okay? Hindi na natin siya, mahirapan na tayo magpa-reduce ng ating chicken stock kapag nasubrahan natin yung paglagay. So, ayan. Papakuluin lang natin siya. Okay. Halo-halo lang. So, ayan na. As you can see, medyo luto na ang ating cornstarch. So, ayan. Maglalagay tayo ng toyo. Ayan. Pasensya na mga besh. Nagsasarili sa meeting. Ayan. Toyo natin. Tansya-tansya lang mga besh ha. Kailangan tansyahin nyo. Kasi yung sa akin, tansya-tansya lang siya. Wala siyang eksakto na amount na inilalagay. Kapag medyo brown na siya, o kapag nakulangan pa kayo sa kulay ng inyong gravy, pwede nyo siya dagdagan ng toyo. Pwede nyo siyang makita nyo naman kung okay na ba siya o hindi pa. So, ayan. Tapos maglalagay tayo ng 1/4 lang siya ng chicken cubes para madagdagan yung lasa. Well, may lasa na siya because of chicken stock. Ayan, so haluin lang natin siya para matunaw yung chicken cubes. Ayan. Halo-halo lang. Just magyan natin siya ng konting toyo kasi medyo maputla pa yung ating gravy. Kung sa tingin niyo naman, hindi pa siya brown at hindi pa kayo kontento doon sa texture niya at saka doon sa kulay niya, pwede niyo siyang dagdagan. Tapos dagdagan na rin natin siya ng white pepper to taste para medyo may ikakaiba naman siyang lasa. Talagang makuha natin yung gravy sa isang restaurant. Ayan. Hahalo lang natin siya. Halo. Konting halo. Ayan. Magpapakuloy lang natin siya konti para ma-reduce yung amount ng ating nilagay na chicken stock. So, well, luto na yung ating cornstarch. Titikman na natin.
ready na ang ating sariling gawang gravy. So, susunod na natin ito yung pagpipito ng ating manok. Ayan. So, ayan na. Ready na ang ating masarap na gravy. Ayan. Magpapainit tayo ngayon ng ating mantika. Tapos natin na parelax ng ating chicken. Siguraduhin natin na mainit na talaga ang ating mantika. Ito yung first try ng ating manok. Lutuin lang natin siya hanggang magiging brown. Then, balik tayo natin. Balik tayo natin para medyo brown. Golden brown ang ating manok. Para pagpaluto niya i-crispy-crispy at malutong talaga at masarap sa kain niya. Bos-bos na yung sorto ng mantika. Ligo-ligo lang. Ayan. Ayan mga moms, mga best. Pwede rin ito gawin kapag mayroong special occasion kayo na gagawin sa inyong bahay. Mas makales, mas masarap. Ayan ako. Ayan lang natin na mag-golden brown din yung kabilang side ng ating chicken. Ayan na siya. Ayan na first try natin. Patapos nito. Patapos natin siya yung first try. I-relax muna natin siya ng konti para sa second try. Ayan. Ayan na, hanguin muna natin siya. Relax muna natin siya ng konti. Pagkatapos ng ating first try, ayan, mag-second fry naman tayo. Ayan. Hindi na siyang tagalan kasi kapait na siyang masyado kapag masyado siyang nababad sa mantika. Hindi na lang natin na talaga nalutong na siya. Ayan na natin yung kabilang side. Second fry na ito ha, mga bestie, mga mom. Ayan, babalik ka rin na natin siya. Ayan, yummy, yummy. So, sarap. Pritong whole chicken. Alamak restaurant. Ayan na yung restaurant niya. Ayan. Konti lang yan. Mga 3 to 5 minutes lang natin siyang gagawin. Ayan. Ating results. Super yummy and crispy whole chicken a la Max restaurant. Ayan, with sarili nating gawang gravy. Napakasarap ng gravy natin mga besh.